At narito po ang News TV Quick Response Team sa barangay Unang Sigaw sa Balintawak, Quezon City, kung saan hindi bababa sa 200 bahay ang nasunog bago magtanghali kanina. Kakatapos lamang pong bumuhos ng may kalakasang pag-ulan dito ngayong hapon, pero hindi ho na pigilan ang mga residente na piliting kumpunihin ang mga naabo nila mga bahay, at may ilan na hanggang ngayon ay pinipilit na magsalba ng anumang gamit na pwede pa ring pakinabangan. Mula po sa ating kinatatuyuan ay may 100 metro ang layo ng naging sunog kanina, at live po yan, nakikita nyo yan sa naging resulta ng sunog nga po. At hindi ho bababa sa 400 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na yan dito sa barangay Unang Sigaw. Ang naging problema po ng mga pamatay sunog kanina ay ang lubhang napakakitid na daanan papasok sa nasusunog na compound. Ang kabuang detalye sa report ni Victoria Tulad. Balot ng makapalat na itim na usok ang Gana compound sa barangay Unang Sigaw, Quezon City, matapos sumiklab ang sunog mag-aalas 10 ng umaga kanina. Naglalagablab naman ang apoy na tila pinagngalit pa ng malakas na hangin. Ang mga residente nagkumahog sa pagsasalba ng mga gamit, habang ang iba tumulong na sa pagbubuhos ng tubig sa apoy. Ang masaklap, may ilan pang nahuling nagnanakaw sa mga naiwang tindahan sa gitna ng sakuna. Isang residente ang sugatan matapos masubsob sa yero habang tumutulong sa pagpatay ng apoy. Agad naman siyang isinugod sa ospital. Pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil bukod sa makikitid na daan papasok sa compound, mabilis din kumalat ang apoy. Wala pang isang oras, umabot na sa 5th alarma ang sunog. Ibig sabihin, 4 o higit pang fire truck ang kinakailangang rumisponde rito. Yung compound na to parang isang trap, no? Isa lang yung pinapasukan nila, kaya kung makikita nyo, yung iba gumagawa ng mga butas sa pader para dun sila makalabas. Ilang fire truck ang naubusan ng tubig, kaya kinailangan para maghanap ng mapagkukunan. 12:40 ng tanghali nang ideklara itong under control. Tinatayang 400 pamilya ang nawala ng bahay sa sunog. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi nito. Victoria Tulad, GMA News.